mula sa New Cabalan National High School, isang malugod na pagbati. Para sa ating mga mahal na magulang, kayo po ay aming inaanyayahang panoorin o pakinggan ang Distance Learning Parents Orientation. Ang ating mga pag-uusapan ay ang mga proseso sa pagkuha ng printed module, mga dapat isaalang-alang sa pag-aaral ng module, proseso upang makapag-klase online, at ilang mga paalala bago pumasok sa gate ng ating paaralan. Mula sa resulta ng LESF o Learners Enrollment and Survey Form na bahagi ng ating enrollment procedures ngayong school year 2020 and 2021, ay malalaman kung anong modality ang preferred na mag-aaral para sa nalalapit na pasukan. Dahil sa announcement na ibinigay ng IATF, na suportado naman ng ating presidente at ng gobyerno, walang magaganap na face-to-face learning delivery hanggat walang bakuna. Kung kaya't dalawa na lamang ang mode of delivery sa Olongapo. Ito ang modular o online learning. Ano nga ba ang modular distance learning? Dito, maaaring gumamit ang mga mag-aaral na mga self-learning module na maaaring printed. Hindi kailangan ng anumang gadget upang makapag-aaral. Narito ang ilan sa mga proseso sa pagkuha ng printed module. Una, sundin ang schedule na ibinigay ng guro sa pagkuha ng module sa bawat aralin. Ito ay upang magkaroon ng sapat na social distancing sa paaralan, alinsunod na rin sa patakaran ng IATF. Para sa grade 7, maaari ninyong kunin ang module sa August 17. Sa grade 8, ito ay maaaring kunin sa August 18. Sa grade 9, maaaring kunin ang module sa August 19. At para sa ating mga grade 10, maaari ninyong kunin ang module sa August 20. Sa lower side gate po ang itinakdang lugar para sa pagkuha ng module sa ganap na ikawalo ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ikalawa, bibigyan ng ID ang mga magulang o guardian na kukuha ng module. Isusuot ito sa mga susunod na pagkakataon ng pagkuha ng module o pagpasa ng mga nasagutang learning activity sheets. Ikatlo, ang mga magulang o guardian lamang ang pupunta sa paaralan. Hindi kailangang isama ang bata hanggat maaari. Sundin ang mga safety protocols. Kinakailangan magsuot ng face mask o face shield. Magpa-check ng temperature sa guard at mag-alcohol. At ikatlo, panatilihin ang social distancing. Ikaapat, mag-fill up ng impormasyon at lumagda sa logbook bago kunin ang module. Ang mga module ay siniguradong na-disinfect para sa ating kaligtasan at kalusugan. Huwag kalimutang mag-alcohol para sa doble seguridad. Narito ang mga dapat isaalang-alang sa paggamit o pag-aaral ng module. Una, gamitin ng wasto ang mga module. Huwag itong susulatan liban kung may kaugnayan sa aralin. Ikalawa, basahin at unawain ang lessons lalo sa mga panuto sa pagsagot sa mga itinakdang gawain. Ikatlo, kung mayroong hindi maunawaan, makipag-ugnayan sa mga guro sa pamamagitan ng text o messenger upang magabayan. Ikaapat, magkaroon ng schedule para sa pagbabasa ng bawat module upang makapagpasa sa mga takdang gawain sa itinakdang araw. At ikalima, panatilihin bukas ang linya ng komunikasyon sa mga guro para sa mga karagdagang impormasyon at panuto. Ang mga natapos na takdang gawain ay ipapasa sa itinakdang araw. Narito ang mga alituntunin sa pagpasa ng mga natapos na gawain. Ang module ay maiiwan na sa mga mag-aaral. Subalit,
ang mga takdang gawain ay ipapasa sa paaralan sa kanya-kanyang mga guro. Kasabay ng pagpunta sa paaralan ng magulang o guardian ay pagkuha na rin ng mga susunod na module. Huwag kalilimutang sumunod sa mga panuntunan habang nasa paaralan. Magsuot ng face mask at panatilihin ang social distancing. Ugaliing mag-disinfect. Panatilihin ang kalinisan. Ipinagbabawal ang pagdura kung saan-saan. Pagtitipon-tipon sa iisang lugar. Pakikipagkamay. Paninigarilyo o vaping. At pagkakalat. Ang ikalawang paraan ng pag-aaral at pagkatuto ay ang online distance learning. Ano nga ba ang online distance learning? Sa online distance learning, ang mga mag-aaral ay bibigyan ng mga materyales o kakayahang makapunta sa mga pinagkukuhanan o resources ng mga ito gamit ang gadget na mayroong internet connection. Sa online distance learning ay may dalawang pamamaraan. Una, ang synchronous online distance learning at ikalawa, ang asynchronous online distance learning. Tignan natin ano ang ibig sabihin ng synchronous online distance learning. Sa synchronous online distance learning, sabay-sabay ang mga mag-aaral at kanilang guro na mag-online upang magtalakayan. Ang mga mag-aaral, kanyang mga kaklase at kanyang guro ay magkakaroon ng interaksyon sa iisang virtual classroom nang sabay-sabay batay sa kanilang schedule. Sila ay maaaring magtalakayan sa pamamagitan ng video conferencing, teleconferencing, live chatting o live streaming lecture. Ang asynchronous online distance learning naman, ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng sariling schedule. Ito ay nakabatay sa kung kailan niya kaya at kung gaano kadalas niya kayang mag-online. Sa kanyang sariling schedule, ang mga mag-aaral ay mag-online upang pag-aralan ang mga materyales na ibinigay ng kanyang guro. Ang kanyang paggawa ng requirements ay nakabatay din sa sariling niyang schedule. Ang komunikasyon ay maaaring mangyari sa discussion boards o sa social media kung saan maaaring mag-iwan ng mensahe o magpasa ng gawa kahit anumang oras. Ang mga sumusunod ay mga proseso upang makapagklase online. Ang mga mag-aaral ay kinakailangang may mga sumusunod. Laptop, desktop o kaya smartphone. May stable internet connection. Magbibigay si teacher ng email account para sa mga officially enrolled students. Gagamit ng video conferencing platform na aabot sa 25 students ang tuturuan. Ang paggabay ng magulang o guardian ay iminumungkahi. Ang mga mag-aaral ay kinakailangang malaman ang mga sumusunod. Una, may prior knowledge na sa pag-upload at pag-download ng files. Ikalawa, alam nang mag-save ng file online gamit ang kanyang Gmail account. Ikatlo, alam nang gamitin ang Google Docs at Google Forms. Ikaapat, hintayin lamang po ang online class schedule. Ang ilang online activities ay ituturo ni teacher. Para sa mga magulang o guardian, ito ang mga dapat sundin bago pumasok sa gate ng paaralan.
magsuot ng face mask. Dumaan sa thermal scanning. Mag-alcohol ng kamay. Mag-fill up ng importanteng impormasyon at lumagda. Magsuot ng angkop na kasuotan. This new normal is a shared responsibility of teachers and parents. Lahat ng effort na ito ay para sa bata. Hinihiling namin sa magulang o guardian ang pakikipagtulungan at aktibong pakikipag-ugnayan sa paaralan. O mga magulang, kapwa ko guro at mga mag-aaral, handa na ba kayo sa bagong hamon ng new normal system? Tara na sa DepEd Olongapo, Sulong Edukalidad. Laban at tiwala lang, kaya natin to. Para sa ibang impormasyon at ibang katanungan, maaari po lamang na makipag-ugnayan sa mga guro o sa paaralan. Muli, maraming salamat po.